Hello everyone, welcome back to my channel. My name is RJ. Kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribing and hit the notification bell for you to be notified every time I have a new upload. And visit my channel for more related videos. Sa video nito guys, isi-share ituturo ko sa inyo paano ko gamitin yung paid GPS sa pagkuha ng booking sa TokTok Rider application. Let's do this after this intro. Una, i-download natin yung fake GPS. Open natin Play Store and then i-search nyo fake GPS. And then install. After natin ma-install, open natin yung apps. Fake GPS and user license agreement. Okay, accept. And then para mapagana yan guys, kailangan natin iset yung ating MAC location sa ating developer option sa setting ng ating cell. Dito natin itong play and then may lalabas na ganito, MAC locations not enabled. So gagawin natin, punta tayo sa settings and then hanapin nyo yung about phone, tapos dito sa baba build number, pindutin nyo na 5 beses na sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5. Pero sabi dito, no need because you're already a developer. Kasi nagawa ko na yan noong nakaraan. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo rin yung gagawin. And then, back natin. Tapos, punta tayo dito sa system. Then, hanapin nyo yung developer options. So, developer option. So, i-on pa rin natin. Yan. And then, sa developer option, hanapin nyo yung select MAC location app. I-click nyo yan. And then, piliin nyo yung fake GPS. So, okay na guys. Ngayon, naiset na natin sa developer option yung ating MAC location. So, balik tayo ngayon sa fake GPS. Okay. So, pwede na tayo ngayong mag-set ng lugar kung saan natin gustong mag search ng booking. Okay, ganito. Hanapin natin yung Philippines. And then, isa-zoom in nyo lang yan. Yung location ko ngayon is nandito ako sa Mendez, Cavite. Pero itatry natin mag-search sa Metro Manila. Kasi doon, kahit madaling araw, maraming booking. So, itatry natin dito sa Malabon. Yan. Lagay lang natin dito sa Malabon. And then, pindutin nyo itong Flay. So, yan. Pag ganyan na yung itsura nya guys, ibig sabihin, activated na siya. So, ngayon, punta naman tayo sa TokTok Rider application. Open natin. Ayan, kita nyo naman, may booking kaagad na pumasok, diba? Ganun lang kasimple, guys. And ganun siya ka-legit. Punta ulit tayo sa fake GPS. And then, stop. Then, delete muna natin yan. Then, ilipat natin dito sa may Trinoma Mall. Ayala Mall's Trinoma. Ayan, dito sa may SM North EDSA. Tapat natin kung siya natin gusto. And then, Flay. Then, exit. At punta ulit tayo sa TokTok Rider app. Open. So yan guys, pwede tayo mag-search ng booking kung saan natin gusto. Kitang-kita nyo naman, pasok na pasok once may available na booking. Ayan. Pwede nyo yan accept guys. As long as again, malapit sa inyong location. Para mapuntahan nyo kaagad at hindi tayo magkaroon or mag-cause ng delay pagpunta or pag-pick up ng items. At syempre, hindi rin tayo lugi doon sa takbo natin from our original location to pick up location. So, yun na yung ma-advise ko guys. Very simple and easy how to use fake GPS. So, usually guys, from field location or exact location kung saan natin nilagay yung fake GPS, expect na natin na 3 to 5 kilometer radius from the center yung
booking na kanyang masasagot. Meron kayong tanong or suggestion? Iwan lang po kayo ng komento. Sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Thank you so much for watching. Keep safe always. God bless us all. Mabuhay.